Kakapasok lang na balita. Grabe, nagalit ang China kay BBM. Matapos kasi sabihin wawalisin niya dito ang China. Natakot sa pogo ang mga mayor. Umaming sinusuhulan lang daw sila ng China. Ayon sa ilan nating kongresista, utal-utal na binulgar ang pogo ng mga mayor. Nilabas di umano ng mga congressman. Ang daming ari-arian kasi pala nila mayor. Pero hindi nila ito ma-explain kung saan ito galing. Tanong sa kanila ng mga congressman, Mayor, may nakita kasi kami dalawa mong kondo? Regalo ba sa iyo yan ang pogo? O suhol sa iyo yan ang mga Chino? Sa lahat ng pogo mastermind. Pero nagturuan ang mga mayor. Natakot sa hearing, kumanta di umano sa mga congressman. Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin? Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Opo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Capil, ang daming allegation sa iyo, ang dami. And yung may nakita, may you have to explain this, no? And I know you can. And I want to clear your name, no? In here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. Bakit ako lang po, di ba? 12 nga ang narrate na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito. Baka meron po silang mga mas magandang idea. I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. In the last hearing, nakapag-focus ako kay Mayor Capil. Mayor Capil, ano? Kasi I didn't allow you to deliver your opening statement. And you have sent it to me. And as I was reading it, ano, medyo parang meron akong tinamaan dito eh. Pagsasalitain kita, pero eto meron akong binasa dito. Eto, nakita ko to ngayon. Sinubmit mo dito sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig. Dalawa sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, dalawa sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams among others. And yet, kami po sa PORAC ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kami humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-drop ng mga batas in aid of legislation? I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Opo, Mr. Chair. Oo, kasi nga medyo nakita ko rin yung mga timeline of key events that you have submitted to us. And during the hearing last time, I wasn't able to read this. And during the submission yesterday of these documents, I read. Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Aba. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailangan na upo bilang mayor ng PORAC? I was elected 2019, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that noong dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng pogo. Is this correct? Yes, Mr. Chair, hindi lang nai-apply noon ng building permit at occupancy. Pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Humingi lang sila ng building permit. Yes, Mr. As built. As built.
Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng tinatawag na non-issuance of the business permit because of this violation. Diba? Yes, Mr. Jo. So in other words, sino nag-approve nung pagpapatayo ng building na dinatnan mo na? Although hindi po pina-approve nung last administration na datnan ko na at pina-approve na po ng Whirlwind Corporation sa amin yan. Pero magkikita naman po sa timeline namin na kompleto po sila ng requirements. And 2019 naman talagang legal po ang POGO, kaya we approve, Mr. Chair, yung from the time na nag-apply sila ng loan, no, from our Sangguniang Bayan, and the permit, the mayor's permit. But would you agree with me, ano, Congressman, Mayor, that the right procedure after the issuance of no business permit, business permit noong January 2024, hindi ka na nag-issue ng business permit, di ba? Yes, Your Honor. So, closure talaga ang dapat noon eh, di ba? But hindi mo talaga siya pinadla? Alam mo, yun lang ang medyo, nakita ko yung mga sequence of events dito eh, and I would agree with you, no? Para bang sinasabi ko na talaga na dumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Yung pinalitan ko po si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng POGO doon. And even the procure of buying of all these properties, hindi ka kasama. Kumbaga, nabili na yung property na dumating ka, nagkaroon na ng consummation ng buying eh, di ba? Siguro po nung inabutan ko na approval of permits na lang sa akin, kasi 2019 po yon na kompleto naman po yung mga requirements nila. Okay, so in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Nung 2024 na makita mo yung mga violations. Apo, meron po kasing proseso on padlocking, Mr. Chair. So ano yung mga proseso ng padlock? Based po sa syempre, I asked also my lawyers, yung padlocking daw pa po kung halimbawa restaurant dahil merong na poison o na nakakain ng masama doon, pwede mo siyang i-padlock. Pero in this case po, sila-sila lang kasi doon, at hindi naman sila nakaka-cause from outside ng any pero alam mo, ano, Mayor Kapil, yes, no? Kapag walang business permit yan, talaga dapat ipadlock mo yan. Yun ang procedure talaga dyan eh, after writing them a letter. There must be a reason behind why you did not padlock. There was a reason behind. It's either, hindi ko alam kasi alam mo, sa totoo lang, Mayor Kapil, ang daming allegation sa iyo, ang dami. And yung may nakita, you have to explain this, no? And I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw na didiin dito eh. Being the mayor of the municipality of Porac, lahat sa iyo sa iyong babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng lahat eh, 'di ba? And if there are some clandestine or sinister na mga whispering on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Yes, Mr. Chair. Pakita natin yung kaya. Ayan, Mr. Chair, yes. Yun po yung sinasabi ng isang vlogger na sa akin daw po yung dalawang condo unit na yan. Dapat na, bago ka magsalita, ako, I'm being fair here, ano? Being the chairman of the Committee on Public Order, hindi kasi kami basta-basta naniniwala kapag walang ebidensya. What I delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive
on doing his job, on not issuing the business permit, and you haven't done the right job in closing that premises. But in here, may pinadala, at meron ka din pinadala. And I want to clear your name, no, in here, no, kasi sinasabi dito ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo ritong mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? I categorically deny that, Mr. Chair. Yan po, chinyek namin sa BPLO namin. May application naman ng permit. 2012 pa po, hindi pa po ako mayor, kapitan ako ng bayan, ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015, the second building. Kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya may permit po sila sa amin. Sonamu Realty, Sonemu Realty Corporation. And are you willing to undergo on signing a waiver sa AMLAC para to find out the veracity of all your claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansion na sinasabing ikaw ang may-ari? Yes, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan, na ako'y mag-sign po ng waiver sa AMLAC. I am willing to sign kasi wala naman po akong tinatago, Mr. Chair. And are you willing to cooperate fully with authorities and agree to a comprehensive lifestyle check as well? Yes, Mr. Chair. Ako po, at the age of 23, 53 na po ako, 30 years, maaga po akong nagnegosyo. At yung pong kung ano ang meron ng pamilya namin ay dahil pinaghirapan po namin sa maayos at matinong negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019? Apo. Oh, ilan kayo naglaban? Tatlo po kami naglaban noon. Sino-sino ang mga nakalaban nyo? The former governor, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nagkalaban kayo sa politika? Opo, pero kaibigan ko po siya ngayon. Sila ngayon sa politika lang po. So, sino isang nakalaban niyo pa? Incumbent, three-term vice mayor, kasi mayor, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Is it true, Mayor Kapil, that the, kasi nabalitaan ko lang po to, na yung inyong pong pogo, walang access sa Porac? Kumbaga, ang daan ay pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it is true? Totoo po yan, Your Honor. Kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang kakaiba ang aming Pogo. Siguro sa buong Pilipinas po. Kasi wala kami talagang entry-exit sa Porac. Iikot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi man pansin ng Pogo dahil pero siyempre hindi ko naman po hindi talagang territorial jurisdiction po ng Porac, pero ang entry exit niya po talaga is Angeles, Your Honor. So Mr. Chair, in relation to what you're saying, alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Apo, siguro po, huwag na tayo magpaligo-ligo eh. Yun lang pong hindi namin inisyuan ng permit ng January 2024. It shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa
re-need o pagka-read po ng PAOK, eh, wala na pong permit sila. Sabi mo dito, Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, bibigyan akin na ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement. Eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-rate para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal pogo, legal business. Bakit ako lang po, di ba, 12 nga ang na-rate na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba, from 400 down to 43, ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, para makatulong naman okay, po sila, baka mayroon po silang... Mayor Kapil, I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of POGO. No, to those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit. At baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito, baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinabit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa eh. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila yung nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating... Mr. Atita. Chairman. Sige, Congressman. Since our resource person is requesting na tama naman siya, bakit siya nasi-single out at this moment, ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee sa susunod na hearing natin, Mr. Chairman? Mayor Kapil, naiintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin, pwede tayong mag-executive session, pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nang gagaling tong problema ng POGO. Kasi kung walang inkahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since... pero nakita nyo naman po in any invitation, nandito po ako, hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor.
for that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Capil, baka ma-recall niya mamaya. So, Mayor, balik ako sa iyo. Mayor Capil, gaano katagal na kayong mayor po ng Porac? I assume July 1, 2019, bali 5 years na rin po. So, the entire time that yung POGO was operating, kayo na po ang mayor? Yes, Your Honor. Yung humingi sila ng business permit, kayo na rin po ang nag-issue? Opo, Your Honor. And kahit minsan hindi sila pumunta sa office nyo para nagsabi na mag-ooperate po kami o nagpakilala yung mga principals nun? Actually, nagpunta naman po sa opisina natin. Ah, so nakilala nyo yung operator ng Lucky South? Lucky South 99, Your Honor. Yes. And hindi kayo nagtaka na ang binabayad nila sa inyo ganong kaliit? Kasi ito sa surat nyo ngayon, proud kayo na from 300 something million na gawa nyo 1 billion ang income ng Porac. Ang totoo po, dito sa POGO talagang minimal lang dun sa realty, dun kami nakakollect ng 6.2 million. Pero as a mayor po ng aming bayan, from 385 million na budget, ngayon, next year, almost a billion na po kami. Saan kayo nakakuha kanyo? Sa realty? 6 million? Yes, Your Honor. From sa Whirlwind, Your Honor. Sa Whirlwind? Para sa yung assess ng kanilang RPT? RPT po, di ba? Yun lang naman yung babayad nila para magbayad sa inyo na I think so, Your Honor. So, pero yung mas malaking ibabayad sa inyo, hindi nyo na sita? Kasi po, in lieu of the 5%. Hindi nga ho yan ang paliwanag. Kaya tinanong ko muna ho si Chairman Al Tengko kung tama ho yung pagkakaunawa nyo na hindi sila dapat magbayad ng business permit. And ayon po sa PAGCOR, dapat mag-secure pa rin sila ng business permit. And narinig natin kung magkano ho ang binayad ng Lucky South na tinanggap nila for the past 4 years. Sa susunod na hearing, pag dumating yung ibang LGU, tatanungin din ho namin sila sa mga tanong na binigay ho namin sa inyo. Ibabalik ko lang ho ulit, no, yung powers of the LGU, no, yung section 444.b.16, ang sinasabi talaga doon, yung chief executive shall exercise general supervision and control over all programs, projects, services, activities within its own jurisdiction. Andun na ho tayo. So noong 2019 kayo po ay umupo as mayor, hindi ho sila nag-ooperate. Teka niyo, hindi sila nag-ooperate o nag-ooperate na ho sila? Based on their, kung 2019 po, bali nag-i-start pa lang po siguro sila ng operation nila. Ah, nag-start sila ng operation. Yes, pero hindi nyo po binibigyan ng business tax, sabi nyo kanina, di ba? Based on records, Wala pa. Based on records, wala pa po. Yun ang sabi nyo kanina, Mayor. Yes, Your Honor. Oo. Paano niyo bakit niyo pinapa-operate na wala pang business na wala pang business permit? Actually, before niyo bigyan ng business permit, dapat bibigyan niyo muna sila ng occupancy permit para maka-apply sila ng kuryente nila, para makapasok yung telco, para mabigyan sila ng water permit, lahat po 'yun. Yes, Your Honor. Kasi po, 'di ba as-built na po yung Thai court. Bago pa ako umupo, nakagawa na po yung Thai court. Correct. At in-apply po nilang ng building permit and occupancy permit, Your Honor. Pero sabi niyo po, nag-ooperate na sila na wala pang business permit. Hindi niyo dapat pinag-ooperate yung isang negosyo. Sorry po ah. Talagang sa process lang ho tayo. I'm not pinning you down, but yes, kine-question na namin yung processing na ginagawa ninyo. Yes, Your Honor. Pangalawa,
Mayor, dun sa sinabi ni Attorney Africa at saka sa BPLO na wala silang declared na, na income. Paano nyo na na-determine na wala ko silang declared na income? Kasi sinasabi ng PAGCOR, at least nag-average sila ng 3 billion a year. 3 billion a year, kung ako ang mayor na, habulin ko yun. Ba? Eh, kasi magagamit ko yun para sa munisipyo ko eh. Magagamit ko ng mga projects, mga plano natin. Madam Attorney Africa, yes ma'am. Yes. Mr. Chair, in the filling up of the application form by the applicant, the municipality relied on the declaration of the applicant, and it is the format of the application form, Mr. Chair, there is a certification and verification therein that they are obliged to give true and correct information, otherwise will be subject to perjury, Mr. Chair. So based on their declaration, so upon your investigation, you're telling us na totoo yung declaration nila? Mr. Chair, at this point, it is not true. It is not true? Yes po. So, yung sinabi nila na certificate of no income, sinasabi mo na hindi totoo? Based on our investigation, Mr. Chair, then it is not true because it is contradictory to the revenues that were declared and that the PAGCOR just stated today, Mr. Chair. Okay. Pero yung former pronouncement niyo, tsaka ni BPLO, sabi niyo kasi based sa business tax na chinarge sa kanila, wala silang revenue. At that time, Mr. Chair. Last week lang yun, no? Hindi po. Hindi last po. Week mo sinabi yun eh. Baka nagbago this week. Hindi po. We are looking, Mr. Chair, on our database for such po, a big business. Opo. Yung munisipyo niyo ho ba, nagbigay ho ba kayo ng tax holiday? Wala. Po, okay, Mr. wala. Chair. I'm sure wala. Wala po, Mr. Chair. Did you take a look at the documents na sinabit nila sa BIR? Kasi kung nagdududa kayo sa isang negosyo sa inyong munisipyo, pwede niyong puntahan yung BIR. Tatanungin niyo sa kanila, magkano ba ang dineclare ng BIR? Magkano ba ang binayaran ng BIR sa inyo? Did you take a look at that? It is the standard protocol naman po ng aming business processing. So according to sa binayaran sa BIR, wala rin silang kinita. Kasi meron kayong sabi niyo may certificate of no profit sila eh. Mr. Chair, at that time I was not yet part of the municipality. So I cannot. Sige, babalik ko kay Mayor. Mayor. Opo. Chinek niyo ba sa BIR kung nagsubmit sila ng annual tax nila? Kasi from their annual tax, doon natin makikita kung magkano yung kinita ng POGO. Your Honor, I relied on my department heads. According doon sa Section 44 po na naturan ninyo, General Supervision and Control po ang trabaho ng Mayor. Ang department head po is technical supervision. Kaya nag-hire po tayo ng mga technical people na nakakaalam po ng trabaho nila kasi hindi po kaya talaga ng mayor sa dami ng trabaho. Na kasi kung rinireport po sa akin yan na Your Honor, lump sum na. Correct. Kaya hindi ko po wala kung lahat po sa dami ng real property namin, sa dami ng business establishment namin sa Porac. Ilan po yung business establishment sa inyo? Nung naupo ako na nasa almost 2,000 siguro, pero ngayon nasa 3,228 and our real property 90,000 Your Honor. Sabi nga po pag rin-report nila po sa akin yan, nasa lump sum na lang kasi kung tigisa-isain ko po yan, wala na pong matatrabaho ang mayor considering talaga noon po mahirap po busy, talaga mahirap po talaga ang trabaho ng isang mayor. Yes, Your Honor po. Dahil nung ako isang city mayor, maliit lang ho yung city namin, ang land area namin kasi laki lang ng Metro Manila. So ganun ho yung land area nung binabantayan ko nung ako yung mayor. But
since nasa probinsya kami, ang registered na negosyante doon is almost 9,000 na registered na negosyante sa amin. Pero somehow, katulad yun, naka-SGLG din ho kami. So kung naka-SGLG ho kayo, means in seal of good local governance, that means nakita nyo, nababantay nyo yun. Di ho ba? So it's, sabi, not, it's not a reason na marami negosyante. Kasi ang gusto natin, pag mayor tayo, mas marami negosyante, mas maganda para sa munisipyo ho natin. Pero ang hindi ko lang ho masakyan po, na meron ho silang revenue na 3 billion a year, pero tinatanggap ho natin yung certificate of non-revenue ng isang kumpanya dun sa isang lugar ninyo. Kaya nga ho, I would like to ask the is the BIR here? Is the BIR present? Last question, Congressman Gomez. Please. Last two, Mr. Chair. Thank you. BIR, siguro bukas pa yung ano niyo, yung opisina niyo. Pwede niyo bang makuha ngayon yung binayad na taxes ng ano pangalan ng kumpanya, Mayor? Lucky South 99, Your Honor. Lucky South 99. Is that the registered corporation in your municipality? Yes, Your Honor. At yun yung nagbabayad ng business tax sa inyo? Ang full name po, Mr. Chair, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Okay, it is only 3:30 in the afternoon. And I'm very sure that the BAR can get the records of that. Simulan na ho natin sa 2016 hanggang ngayon. Konti lang naman yun. Once mabuksan yun, doon na lahat ng records nun. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Unfortunately, nag-declare ng hanggang 2 PM lang yung pasok kanina sa BIR. But, yung Malacanang po. However, Mr. Chair, I can confirm na may binabayad po yan. Kasi po, based nun sa recent Pogo law, ang GGR, pinapadala po sa amin ang pago. What yan. Is GGR? Gross Gaming Revenues po. Okay. Kaya walang takas po talaga sila ngayon kasi yung PagCorp pinapadala po sa amin kung magkano yung revenues na kinikita nila. Tapos dun, yun din po ang... So as a government agency, how will you react to the LG of Porac? Sinasabi na walang profit, walang income ang ano, yung Pogo na naka-station sa kanila. Very impossible po. Thank okay. you, Mr. Chair. Lastly, Mayor, i-confirm ko lang yung sa location ng ano, yung location okay, ng Pogo. Sabi niyo umiikot pa ho kayo ng Angeles? Yes, Your Honor. Paano po 'yun? Yung property kunyari ito ho yung property nila. Paglabas na ng kalsada dito, Angeles na 'yon. Angeles po. Ilang gaano kalaki ho yung property? Around 100 hectares po yung buong property. Hindi po, yung ano po, 8.6 hectares. 8.6 hectares, ilang titulo po yun? I'm not sure on. Sa BPLO, the administrator would know siguro. Nag-ano po kayo, no? Sabi niyo po kanina. Last question, Congressman, ha? Adyo. Ang bilis naman. Ang bilis kong magsalita. Last na yan. Last na you still have the time. You still have all the time in the world. You're still young. yes, okay. So, tama po ba yung pagkarinig ko sa inyo kanina na bago ho kayo naluklok sa inyong opisina, nandyan na po sila nag-ooperate or... Hindi naman po. Yung building lang. Ay, yung building dun lang. Sa yung Thai court po. So, na-occupy na po nila? Nag-ooperate? Hindi po. Ina-apply pa lang po nila noong 2019, Your Honor. Okay. So, hindi ho ba based on dun sa isa sa mga requirement para mabigyan ho sila ng either permit to occupancy and permit to operate? Is that you also require them to submit to you the bill of materials of the building that was used for this construction? Maybe the engineer. Because I think that would also matter on the determination of your local government to assess the value of the property and thereafter the taxes that they need to pay. Am I correct, Mayor? Yes. With regards to building, Your yes, Honor, can I? Na lang. Opo. Ngayon, ikaw bilang Pilipino. Ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.